Ang kalusugan ay itinuturing na kayamanan ng buong lipunan. Kaya nga sinabi nilang health is wealth. Kahit wala kang pera, basta malusog ka, di ba? Kung ikaw ay malusog, ang mga tao sa iyong kapaligiran ay may sapat na lakas ng loob para makimingle, makipag-ugnayan, or personal na relasyon at kumpiyansa para mabuhay ng masaya. Kadalasan, ito yung mga senaryo na hindi nararamdaman ng mga taong may karamdaman dahil sa maling stigma pagdating sa HIV. By the way, this is Marky. So, nandito tayo ngayon sa isang sensitibong topic pagdating sa HIV. Disclaimer lang, hindi po ako medical professional, hindi po ako doktor, hindi ako nagtatrabaho sa ospital. Pero ako po ay nagsagawa ng research at nagtanong din po ako sa mga kaibigan kong doktor or sa mga kaibigan kong positive kung ano ba yung mga naramdaman nila, ano ba ang ginagawa nila. Etong information na to is makakatulong to para sa mga taong naguguluhan pa hanggang ngayon or may self-denial sa sarili dahil sa pagiging positibo sa sakit na HIV. Bibigyan ko kayo ng maikling kwento. Hindi ko itatanggi na isa ako sa mga napraning nung aking college days dahil sa sakit na HIV. Hindi dahil sa pakikipagtalik, hindi dahil sa pagsali ng dugo, hindi dahil sa nanay, breastfeed, hindi. Alam naman natin na bilang isang nursing student, kailangan nating humarap sa mga tao, kailangan natin magbigay ng ineksyon, kailangan natin makimingle, diba, sa ospital, iba't ibang sakit, iba't ibang karamdaman, yung masasagupa ko. Nagkaroon ako ng isang encounter na needle prick at hindi ako na paranoid masyado hanggang nagbasa ako sa internet kung ano ba ang pwedeng makuha sa needle prick. Nandun na nga yung infection at yung isang kinakakatakutan nga na sakit na bawat isa sa atin is yung HIV. Almost 3 buwan akong nag-antay bago ako magpa-test ng HIV. Dahil natatakot ako bilang estudyante at hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Until napraning ako ng kakaisip noong mga 3 buwan na yon, napraning ako ng kakaisip, baka meron akong HIV. Ano tong nararamdaman ko? Nilalagnat ako. May tumutubong mga kung ano-ano sa balat ko. May tumutubo kung ano-ano sa leeg ko. Lahat yun naranasan ko. Hindi ko maaalis sa isipan ko every time or every night chinecheck yung bunganga ko kung may oral thrush ako, kung meron ako mga kulani, kinakapa ako sa leeg. Hindi ako mapag-focus sa pagiging estudyante ko hanggang hindi na rin ako makapag-focus hanggang nagtrabaho ako. Dahil nandun pa rin yung stigma or nandun pa rin yung paniniwala ko na hindi, nandun yun, meron talaga ako. Hindi lang siguro nila ma-detect. Hanggang ilang buwan nung nagpa-check ako is nag-non-reactive ako. Masaya ako, sobrang saya ako. Hindi ko alam kung ano yung saya na naidulot nung resulta na yun. Hanggang nagbabasa pa rin ako sa mga websites, nagtatanong pa rin ako sa mga groups, sa mga pages, at isa-isa sa mga simptomas na nababasa ko ay lumalabas sa akin. Hanggang nandoon yung time na every month nagpapa-HIV test ako at lagi naman akong nagna-non-reactive dahil sa needle prick na yan na hindi ko inaasahan na yun pala yung magiging cause ng pagkapraning ko, no? Hanggang nakadalawang taon na nasa Pilipinas ako, monthly yun for 24 months or 26 months, nagpapa-HIV ako hanggang sinabi na ng doktor sa akin na tama na, hindi mo na ako kailangan. Hindi mo na kailangan ng infectious diseases, doctor. Kailangan mo na ng psychiatrist. Dahil nga doon sa maling paniniwala ko na tumatak sa utak ko, na tumagal ng napakatagal na taon para mabura yun. Unang mga katanungan, ano nga ba ang HIV? Ang HIV, ito yung pinakamaliit na mikrobyo na hindi mo makikita. Yung AIDS naman ay isang sakit na nabubuo katagalan pagkatapos
ng tao or ng isang tao ay mahawaan ng HIV, ang mikrobyo or virus na sanhi na nagdudulot ng AIDS. Pag ang tao ay nahawaan ng HIV, inaatake nito or inaatake ng mikrobyo ang healthy immune system or yung immune system ng isang tao o yung bahagi ng katawan na lumalaban sa infeksyon. Unti-unting pinapatay ng HIV ang bahaging bumubuo ng immune system hanggang ang katawan ay hindi na makalaban sa infeksyon. Hayaan niyo akong putulin ng maling stigma pagdating sa HIV. Ang mga tao nagsasabi, huwag kang lumapit dyan, huwag mong hawakan yan, infected yan eh, baka mahawaan ka. Maling-maling paniwala yon ng mga Filipino or ng kahit sinong tao, maling-maling paniwala yung mga bagay na yon. Gumawa ako ng research at napag-alaman ko at gusto kong ibahagi sa inyo kung ano ba yung mga bagay-bagay na natatak sa isipan natin tungkol sa HIV. Ang sabi dito, hindi ka makakakuha ng HIV or human immunodeficiency virus mula sa pakikipaghalikan, laway, yakapan, pag-ubo, luha, pawis, pagbahing, pakikipagkamayan, paghihiraman ng damit, pakikisalo sa pagkain, paghiram ng kubyertos, ayun mga kutsara, tinidor, kagat na lamok, o paggamit ng kubeta. Guys, nung time na nasa hub ako, maraming beses ako inorient or araw-araw or buwan-buwan ako inorient doon sa mga bagay na yon. Ang HIV, from the word itself na human immunodeficiency virus, is human to human contact. Hindi ka mahawaan sa paggamit ng mga gamit. Let's say ako, nang hiram ako ng suklay sa may HIV, humiram ako ng sapatos, sabon, shampoo, humiram ako ng tawag dito, kutsara, tinidor, niyakap ko siya, hinalikan ko sa pisngi, nakipagkamayan ako, hinding-hindi, hanggat wala kang blood or bodily fluids na matatransmit sa'yo or dun sa sistema mo. Pawis, may maliit na percentage na pwede mong madetect ang HIV pero hindi doon or hindi magiging cause yun para mahawaan ka ng HIV. Paano ba mahahawa or maisasalin ng taong HIV positive yung virus niya doon sa non-reactive na tao? Usually ang HIV ay naisasalin ng HIV sa ibang tao sa pamamagitan ng pakikipagtalik ng walang proteksyon sa isang taong may HIV or AIDS, contaminated bloods, paghihiraman ng haringgilya gamit ng taong may HIV or AIDS, katulad ng iniksyon ng mga illegal na gamot na usually kadalasan yung mga tinatawag nilang, di ba, yung mga drug addict. Hindi lahat ng drug addict, guys, is may AIDS. Hindi lahat ng drug addict is may HIV. Nagkataon lang na nagkakaroon sila dahil hindi nila alam kung sino-sino yung gumamit ng needle. Kaya nagkaroon ng masamang stigma pagdating sa ganun. Paggamit ng mga hindi malinis na karayom, ginagamit sa pagpapatato or body piercing, kung hindi naman nila sinasanitize or ini-sterilize yung mga ginagamit na pangtato or yung mga panghikaw or pang body piercing, pwede kasing may chance, may slim chance na magkaroon ka kung yung may mga blood doon sa karayom or doon sa gagamitin na pangtato sa'yo, diba? Or may chance din na magkaroon ang anak mo kung ikaw ay nagdadalang tao at ikaw ay positive, pwedeng maisalin mo to sa anak mo. Pero hindi lahat ng pagkakataon pwedeng ang mother is positive, baby is positive, meron din mother positive at meron din naman negative yung baby. Ano ba ang pangapalatandaan kung may HIV ka? Sabi dito, guys, ang mga palatandaan kabilang sa mga sintomas na nagkakaroon ng HIV or AIDS, ang pamamaga ng kulani,
o yung lymph node na tumatagal ng may mga 3 buwan or higit pa. Usually, ang mga kulani natin, makikita natin yan dito sa likod ng tenga, dito, sa dibdib, sa kilikili, sa singit. Usually, pag may kulani ka, ibig sabihin may infection ang katawan mo. Nilalabanan nito ng immune system. Ito yung parang tinatrap nila yung mga infection at doon nila pinapatay sa lymph node. Yun yung pagkakaalam ko at yun din ang nakita ko sa research ko, no. Lagnat, isang indikasyon din yan na merong nilalabanan ng katawan mo na virus. Kaya ka may fever. Ubo, sipon, isa rin yan. Hapuka kahit buong araw ka lang nakahiga at natutulog. Pagbaba ng timbang at pangangayayat kahit kumakain ka, biglaan na lang, suddenly, biglaan na bumababa ito nang walang dahilan na hindi mo inaasahan. Paano mo malalaman kung may HIV ka or infected ka ng HIV? Usually guys, tayo nagre-rely tayo sa mga symptoms. Nandyan yung, may lagnat ako, may kulani ako, nagbabasa ako sa net, nagbabasa ako sa mga forums, nakikita ko lahat ng mga bagay na nakikita or nababasa mo sa internet or sa forum tungkol sa HIV signs and symptoms, for sure mararamdaman ng sistema mo yan at may i-apply mo sa'yo. Ikaw na tao na negative, naghahanap ka ng mga symptoms na katulad sa HIV, mararanasan mo talaga yan. Katulad ako, dati sabi ko, meron palang lymph node. Maraming beses ako tinubuan, maraming pagkakataon ako tinubuan ng lymph node. Mabilis ako mapagod. Oo, maraming beses rin ako mabilis mapagod noong mga time na yon. Hindi basihan ang signs and symptoms para matukoy mo kung may HIV ka. Maraming signs and symptoms na katulad sa mga sakit or mga virus na nararanasan mo. Katulad na lang ng pagkakaroon ng sipon. Hindi lahat ng taong may sipon is may HIV. Maaring nagkaroon ka ng sipon dahil may allergic rhinitis ka. May mga taong nagkakaroon ng rashes dahil siguro daw sa HIV. May mga pagkakataon na pwede kang magkaroon ng skin rashes dahil siguro sa sabong panlaban na ginamit mo or dun sa tinutulugan mo. Maaari ka rin magkaroon ng kulani, banda dito sa leeg. Hindi dahil sa may HIV ka, kung hindi dahil may bulok na ipin ka or meron kang infection sa gums, may mga oral infections ka, yun yung kadahilanan. Nagtatai ka, hindi dahil siguro may HIV ka, baka dahil may nakain kang hindi maganda or may lactose intolerance ka. Katulad ko, pag umiinom ako ng gatas, nagtatai talaga ako. Mabilis kang mapagod, hinihingal ka, baka kulang ka lang sa exercise kaya naninibago yung katawan mo pag malayo yung nilalakad mo or tumatakbo ka. Wala kang ganang kumain, baka kasi nai-stress ka or depressed ka or baka hindi mo lang talaga gusto kumain ng mga oras na yun. Diba maraming pagkapare-parehas ang mga signs and symptoms sa HIV at yung normal na nararamdaman ng tao na non-reactive. Kaya dapat hindi ka magre-rely or magbe-base sa mga signs and symptoms. Ang pinaka-accurate na pamamaraan para malaman mo kung may HIV ka is magpa-HIV test ka or ELISA. Dito, makikita mo kung reactive ka or non-reactive. Usually, 28 days to 90 days is conclusive na ang result. So, accurate na ang result nun. Para mas makasiguro, pwede ka ulit magpa-confirmatory test para talagang may peace of mind ka. May mga tanong ako na na-receive at gusto kong sagutin ito. Ayan sila, sinulat ko na sila dito. So una, kay Tom Pogo, pinunasan po ako ng dugo na may HIV sa bukas ko na sugat. Pero 1 second lang bago ipahit sa akin. Tanong lang, mahawa ba ako pag ganun? Diba na-expose na ito sa hangin kahit na 1 second lang? Kasi na 1 second lang na-expose sa hangin, ay patay na ang virus na ito. Salamat. Sana masagot. Daliri ginamit pampahit. Unang-una, bakit ka pinahiran ng dugo? May motibo ba siya para gawin yon?
or motibo ba talaga niya para mahawaan ka? Pero ang sagot dyan, hindi siya magsasucceed. Ang virus is napaka-weak, or ang HIV is napaka-weak na virus nito. Ibig sabihin, di ba, human to human. Kung ang dugo is na-expose na sa air, mamamatay na ang virus. Or else, kung ikaw ay pinunasan sa bukas na sugat mo, kung magkaka-HIV ka, yun yung tanong mo, ang sagot doon is hindi. Hindi talaga, no? Not unless kung may bukas na sugat ka na talagang naka-expose ang muscle, naka-expose ang laman, na-expose ang vein, siguro by a chance or percent, pwede kang mahawaan. Pero napaka-slim chance na magkaroon ka ng HIV sa pagpunas ng dugo doon sa sugat mo. Yun nga yung sabi nila, not unless talagang open cut or talagang exposed ang buto, laman, ugat, doon, pwede kang mahawaan doon. Jloxin, okay lang ba yung out mo is 11 PM, then nagtetake ka ng gamot for HIV? Di ba risk sa health ang mapagod? Okay lang ba na ang out mo is 11 PM, then nagtetake ka ng gamot for HIV? Walang masama kung 11 PM ka uminom ng gamot. Kasi guys, depende yan eh. Kung ano yung scenario mo, maaari mo sabihin yun dun sa doktor na nag-prescribe sa'yo ng gamot. Para mas alam niya kung ano yung routine, kung ano yung gagawin, or yung plan doon sa pag-inom mo ng gamot. Masamang mapagod? Oo. Reactive or non-reactive, masama talagang mapagod sa isang tao. Kasi the more na napapagod ka, the more na nai-stress ka, the more na nade-depress ka, bumababa ang immune system ng isang tao na mas prone sa mga infection katulad ng common cold and flu. Tanong ni Ulz Yin, pwede po na bumalik sa meds ang nag-stop ng ARV? Oo, pwede kang bumalik sa pag-inom ng gamot mo kung nag-stop ka ng antiretroviral drug. Pero maaari doon sa doktor na nagbigay sa'yo para alam niya kung ano yung gamot na ipapalit or paano nyo ulit sisimulan yung treatment plan para sa'yo. Kasi baka magkaroon ka ng drug resistance, ibig sabihin nito, yung gamot na iniinom mo noon ay maaaring hindi na maging effective at hindi na gumana sa pangalawang pagkakataon. Mark Santos, ano-ano po ba ang mga symptoms ng HIV? Usually, Mark Santos, maraming symptoms ng HIV na related din sa mga daily living, dun sa mga nangyayari sa atin sa araw-araw, na pwedeng nararanasan ng non-reactive na tao, gaya ng ubo, sipon, lagnat, kulani, pagtatae. Yan yung mga usually na signs and symptoms ng HIV, which is number one is yung fever, dahil may nilalabanan ang katawan mo na infection. Pero hindi porket may mga signs and symptoms ka, is positive ka sa HIV. Mas mabuting kumonsulta sa doktor at magpa-test, dahil yun lang ang pinaka great source or yun lang ang pinaka accurate thing to do para malaman mo kung ikaw ay positive or negative. Lee Sibon, tanong to ni Lee Sibon, may problema raw po sa liver ko at nirestahan ako ng essential forte. One capsule twice a day for 3 months. Question, hindi po ba magkukos ng ibang health problem yung essential forte? Salamat or thanks. Lee Sibon, yung liver natin is one of the largest and most important organ in human body. Ito yung nagpa-process lahat or everything that we eat, drink, and yung na-absorb din ng skin natin. Some medications like ARVs or yung mga antiretroviral drugs can cause liver damage. Compare with HIV or non-HIV or non-reactive individual, people living with HIV are at higher risk for viral infection or viral hepatitis, which is yung hepatitis A, B, and C. Fortunately, there are many things you can do to keep your healthy liver or to keep your liver healthy. Ito yung including ng eating balanced diet, maintaining a healthy weight, yung pag-exercise natin, limiting consumption of alcohol and sweets, o yung mga recreational drugs. Or else,
getting vaccinated against hepatitis A, B, and getting treatment for hepatitis C. Binigyan ka ng essential forte ng doktor mo dahil meron kang liver problem. Ang pagkakalam ko yung essential forte is a herbal supplement, parang silimarin, parang mga liver aid, di ba? Pinoprotektahan lang niya yung liver mo for future damage or nililimitahan niya yung mga damaged cell na kumalat pa doon sa liver mo. Dahil alam naman natin na ARVs, yung mga antiretroviral drugs, is talagang nakaka-apekto siya sa liver. So, inumin mo lang siya, wala naman yun effect sa liver mo, hindi ka bibigyan ng doktor mo na pwedeng makasama sa'yo dahil alam naman niya kung ano yung mga gamot na iniinom mo. Kaya kung maglilipat ka ng doktor, sabihin mo sa kanya lahat ng mga iniinom mong gamot para hindi ka niya bibigyan ng gamot na magkokontra doon sa ARV mo. Saka dapat lagi kang nagpapa liver function test kasi baka maalin tumaas ang SGPT or SGOT mo, doon mo malalaman kung mataas ang kung may liver damage ka or wala. I mean, kung lumala ba yung liver damage mo or hindi. Giro Maru, may chance po ba na makaka-work ako sa Japan? Nandun kasi mama ko, plano kong magtrabaho doon. Sa pagkakaalam ko, may mga agencies kasi na nire-require nila yung medical bago ka umalis. Gaya ko, nung pumunta ako dito sa bansa na to, wala akong medical sa Philippines. Dito na mismo ako nagpa-medical, which is kasama doon yung HIV test at tuberculosis. Since nag-negative ako sa lahat, nakapag-work ako. Sa mga open countries, alam ko tumatanggap sila ng mga positive patients or positive people na magtrabaho sa kanila. Pero syempre, may mga precautionary measures para ililimit nila eh. Ililimit nila yun. So, try lang at itanong mo muna sa ahensya ng Japan kung ganun pa rin ba yung rules nila, kung tumatanggap pa rin sila. Blend the pills, ang katanungan niya, okay lang ba na pag iinom ka ng gamot nasa 12 midnight? Kasi since nag-start ako, ganyang oras ko kasi siya iniinom, effective pa din ba yan? Ang masasagot ko dyan, in-advise ba ng doktor mo na ganong oras mo inumin yon? Kung ganong oras, pwede. Kung nag-start ka ng umaga, tapos bigla mong pinalitan yung oras ng pag-inom mo ng gamot without consulting your doctor or without informing them, dapat kailangan mo munang tanungin ulit. Baka mamaya mag-iba yung cycle ng drug or baka magkaroon ka ng resistance. Dapat hindi mo mapuputol yung cycle ng drug mo ng 12 hours, 24 hours. Dapat tuloy-tuloy yung pag-inom ng gamot. Kasi the more na mahaba or the more na malaki yung chance or the more na malaki yung gap ng oras na pag-inom mo doon sa usual na iniinom mo, baka magkaroon ka na nga ng drug resistance, baka hindi na umepekto yung gamot. Kaya dapat itanong mo yun sa doktor para mabigyan ka ulit ng panibagong gamot or baguhin niyo yung treatment plan. Renren Tungpalan, ito yung tanong ni Renren. Pwede po bang mahawa ng HIV through torrid kissing and suck her pero wala pa naman daw baby yung girl? So, ibig sabihin, babae, lalaki si Renren, babae yung kachuk-chak niya. Torrid kiss, sabi sa data, walang nahawa or 0.01% ang nagkaroon ng HIV through kissing. Dahil, meron siyang bleeding gums at meron din namang tooth extraction. Yung mga bagay na yon is meron channel or may opening or may entry point yung virus doon sa kanila. Baka yung kahalikan mo is may bleeding gums at ikaw is may sore, mouth sore, pwedeng doon, pwedeng maging way yon para makapasok yung virus doon sa blood vessels mo. Usually yung bunga nga natin, maraming blood vessels yan. Kaya, pag ganun,
ingat-ingat lang, at kung sabi, suck boobs daw, sorry ah sa word. So, wala naman, not unless nagagata siya at dugo yung lumalabas, sakaling magkaroon ka pa nun, diba? Kaya nga, paano nyo ba may iwasan ng pagkakaroon ng HIV? Nandito daw ang A, B, C, and D. A, abstinence, or yung pagpipigil o pagtanggi. B, be faithful, dapat iisa lang ang partner mo, hindi ka monogamy, no? C, correct condom use, dapat tignan mo kung may butas, at tignan mo instruction kung paano ba gamitin. B, droga iwasan, or don't take drugs, kasi yun nga, yung mga hiringgilya, baka kung kani-kanina na itusok yun, diba? Hindi lang HIV, baka pati HEPA, A, B, C. E, early diagnosis treatment. Early diagnosis and treatment. Maagang pagpapatingin at pagpagamot sa doktor o pagamutan. So kung alam mo ikaw is na-expose sa scenario na ganun, mas better na pumunta ka ng mas maaga, no, para mabigyan ka ng treatment or mabigyan ka ng PrEP. PrEP ba tawag doon? Or yung mga prophylaxis na itinatawag, dapat within 24 or 72 hours makainom ka na nun para mapigilan na yung pagkalat ng virus sa'yo. Pero, ayon sa pag-aaral, hindi siya ganun ka-effective. Pero may chance na mapigilan na pagkalat ng virus doon sa unang araw or pangalawang araw. Dapat within 72 hours yung pag-inom nun, PrEP. And also guys, doon sa mga taong na wala nga, hindi nga nakakuha ng HIV, sorry, kung hindi nga ikaw nakakuha ng HIV, maaari ka rin magpa-HEPA or magpa-vaccine ng for HEPA A, B, and C para at least maiwasan yung secondary na disease na pwede mo makuha doon sa pakikipagtalik mo or pakikimingle mo sa mga tao. Kaya dapat, be faithful. Huwag paiba-iba ng partner. Maraming salamat po. Sana po may mga natutunan po kayo at sana po maibahagi nyo rin po ito sa mga taong medyo naguguluhan pa tungkol sa HIV. Kaya dapat basagin natin ang stigma na hindi lahat ng may HIV ay masamang tao. Dahil ang iniisip natin na pag may HIV, maaaring pokpok, maaaring drug addict, di ba? Hindi ho, hindi lang ho doon nakukuha yun. Maraming bagay na pwedeng pagkuhanan ng HIV, like yung blood transfusion, mother to child, di ba? So, hindi lang po sa ganun, sa iniisip natin na pwede ka makakuha ng HIV. So, dapat guys, sa mga taong nag-positive, huwag po mawala ng pag-asa. Dapat always remember, maging positive lang yung perception ninyo sa buhay. Mas mamahalin ninyo ang sarili ninyo dahil kayo lang ang makakatulong at makakatulong para pahabain ang inyong buhay. So, eat healthy, more sleep, less stress. So, yun lang. Maraming salamat. By the way, this is Mark Inurse and thank you very much for watching. At guys, sana makakuha pa kayo ng mga idea or pwede kayong mag-send sa akin ng mga questions tungkol sa mga ganyan, mga HIV, no? Maaari kong itanong yan sa mga friends ko na nag-positive din kung ano yung mga routine na ginagawa nila. At dun sa mga kakilala kong doktor, kung ano yung pwedeng gawin para ma-minimize or maging undetectable ka na rin in the near future. So guys, thank you very much for watching. By the way, this is Mark Inurse and I hope I'll be seeing you again next time. Bye!